the worst thing you can do ever is think that you know enough. Never stop learning. Arnold Schwarzenegger. Again, I'm here, JM na naman. Nag-discuss natin ngayon ay my current struggles. Gusto ko i-share sa inyo yung mga mahirap at mga problems sa gym, sa journey ko. So, let's get to it! Let's go! Okay, number one, lack of consistency. Na-realize nyo na ba yan? Napunta na ba kayo sa point na parang in the first week, sobrang motivated kayo to train. Sige, kaya mo to. You can do anything. Pero throughout the days, throughout the weeks, parang pababa yung motivation nyo. Sige, hi! Ito na naman, pagod na ako. Masakit na rin ka to. At mag-train na naman ako. Nangyari din sa akin yun eh. From estudyante pa lang ako. Parang di ako, ayaw ko may consistent. May weeks na gusto ko, may weeks na ayaw ko. On and off. Pero alam naman talaga natin na sa gym talaga, consistency is key. Minsan, gusto nyo na lang mag-Facebook, mas mahiga, mag-YouTube, or manood na Netflix, manood na movie. Kasi mas madali yun. Parang mas marami kang mas masarap gawin kaysa magpahirapan yung sarili mo sa gym. Don't worry, magpaprovide na natin ang solution yan later. Move on tayo sa number 2. It's food. Masarap kumain, di ba? Lalo na pag may celebration tayo ng mga Pinoy. Diba? Pag may get together, food kagad, di ba? So may kasa fast food, junk food, soft drinks, and all. So, chinoy. May sweets. Oh my gosh. Love donuts. Pero yan, maraming food na masasarap na not necessarily healthy para sa'yo. Nung step away. Step away. Sana step away. Pero hindi ko naman sinasabi na huwag na forever. So, kailangan may moderation lang. Pangatlong problema, lack of mind-muscle connection. Ano yung mind-muscle connection? Ano yan sa bicep mo? Pag ginawa mo yung di lang basta, relax na gano'n. Kailangan na si-squeeze mo yung lumalabas talaga yung lahat. Parang kahit anong weight na nilagay ko sa kamay mo, na-squeeze mo siya kahit sobrang bigat or sobrang gaan. So, yun yung maganda yung mind-muscle connection mo pag gano'n. Pero yun yung top 3 problem ko kasi gusto kong palakihin is talaga yung shoulders. Ang nangyari is malakas yung mind-muscle connection ko sa traps and chest. So, ang nangyari, pag nag-workout ako ng shoulders, nag-take over yung traps or di naman kaya yung chest, pagpagod na. So, hindi ko siya na-maximize, hindi ko siya na-overload. Kaya, yun, medyo hirap ako sa shoulder. So, ito na yung mga solution. Meron akong favorite author, pangalan niya ay Tim Ferriss. Ang sabi niya, ikaw yung average ng 5 tao na lagi mong kasama. So, isipin mo yung 5 tao na lagi mong kasama. Pag sinasamahin mo sila, yung average nun, ikaw yun. So, if you want to be consistent, sama ka sa taong mga consistent sa gym. Alam niyo yung times na nakahiga kayo, kaya pag-decide niyo na 7 PM, mag-gym ako. Tapos parang nakahiga kayo ngayon. So, isip mo, sa lalabas si Monkey Mind. Uy, JM, chill ka muna. Huwag ka muna mag-gym. Parang gano'n. So, may Monkey Mind tayo, tapos meron tayo yung ikaw. Oh, kailangan mag-gym kasi I want to feel better. Gusto kong mag-gano'n. Gusto kong mag-level up sa buhay ko. Gusto kong gawin to para active. So, maging healthy, meron yung monkey mind. So, ang tip ko sa inyo, huwag niyong kakausapin yung monkey mind. And, gawin mo, ready mo na agad yung damit mo beforehand. Para hindi mo na kailangan siya, hindi mo na kailangan isipin. Kasi pag kinausap mo yung monkey mind, matatalo ka. Sure yun. I'm telling you kasi marami yung times na ano, nag-uusap kami ng monkey mind kasi natatalo ko. Hindi na ako nag-gym. Kasi once na nasa gym ka na, it's go time. Iba yung environment na pag nasa gym ka na, ito na yung vibe. Mag-workout na ako, parang ganun. So, yun lang ang pinakamirap talaga kasi sa gym, yung pag-prepare. Or habang nakahiga ka, before you do anything, kumakausapin si Monkey Mind. Do what you need. Pag oras na, oras na. Isipin mo na lang, this is for your benefit. Let's move on! Number 2. Hindi naman siya ano, hindi naman bawal talaga mag-fast food or kumain ng mga gusto mo. Like donut, syempre favorite ko yung donut. Pero yun, ang maganda lang is natatrack mo yung calories na, calorie intake mo. So, magandang breakthrough sa akin talaga yung ano, yung app na MyFitnessPal. So, we will discuss it sa future videos natin. Pero yun yung naging ano ko, solution ko, na kahit kumain ako ng fast food or junk food, kaya pa rin. Pasok pa rin siya sa macros ko, so hindi pa rin ako lulobo. Pero ang maganda talagang priority pag food is healthy pa rin syempre. So, alam niyo yung chicken breast, gulay, yung fruits. So, yung totoong pagkain pa rin talaga is the best. Pakbet, sinigang. Yan, yung mga ganyang pagkain. Maraming nutrients, kasi mabubusog ka talaga. Maraming energy sa gym. In the long term,
after 1 hour, malakas ka. After, ganda yung mood mo, masaya ka, hindi ka na ba-bad vibes. Ganun. Pero hindi ko pa rin naiwasan na mayroon ka pa rin mag-fast food or mayroon ka mag-junk food. Okay lang naman din. Kaya naman yan, pero kailangan kusisit ka pa rin sa workout mo. Hindi mo na-neglect yung workout mo. Darating tayo sa situation na kakain tayo sa fast food. Ganyan. Pero enjoy nyo yung mga moments na ganun kasi masarap eh. Masaya yung buhay. Huwag naman tayong focus lang sa na bawal. Hindi naman. So remember lang, consistent lagi dapat sa workout. Wow! Okay, so number 3 solution. Meron akong kwento na nasa gym ako. Parang may dumating isang guy na kahit ko, ang ganda ng niya, shoulders talaga niya. Ayun nga, tinanong ko siya, bro, anong gagawin ko para para mapalaki yung shoulders? Sabi niya ganun, sabi niya, madali lang yan. Sabi niya, ang ginagawa kasi, focus ako sa kahit lightweights. Ginagawa ko, finifeel ko yung rep. So, not counting the reps, but making the rep count. So, yun yung parang mindset na sinabi niya. Na kahit magaan, dapat pinaw pa rin yung negative, lalo na yung pababa. So, kahit magaan, bigyan ka ta ng 10 pounds, okay lang, kaya mo. And then feel every rep, yun yung naging niya, yung solution niya. Hindi masyado kailangan na mabigat kagad kasi di ba usually nakita sa mga videos na mga bench press na like 100 pa 200 pounds kagad. So, gusto natin ganun kagad yung mabuhat natin. Pero dapat is focus on the form. Yun yung best advice sa inyo. Focus on the form. It's not about the weight. Kailangan perfect yung form nyo. Tsaka yun, kahit line yun, dapat ang practice yung feeling na masa squeeze portion ng exercise. Hindi yung basta mataas mo lang siya na kahit gumagalan ka na. Kailangan talagang focus ka lang dun sa sa form. With that, hope na-enjoy nyo yung top 3 struggles ko and sana nakarelate kayo and sana yung advice ko makatulong sa inyo sa journey nyo rin. Tapos yun. Salamat nga pala sa panonood ng aking video. Kung may mga gusto pa kayong i-discuss, alam nyo na, leave the comment and subscribe to my YouTube channel. See you soon. Peace! Let's go!